Hi guys! So ito po yung may kaugnayan sa post ni Mr. Daryl Yap noong nakaraan dahil ipinagyabang niya yung kanyang mga kotse, yung kanyang mga condo units at marami pang iba. Galing! Katulad ng sinabi ko dati, wala sa social media ang totoong yaman. Yung totoong ligaya at masayang pamumuhay, hindi mo rin naman yan talaga makikita sa social media. Uso kasi dyan yung payabangan at inggitan. So karamihan sa mga nagpo-post ng kanilang or kung ano mang meron sila ay posibleng nainggit lang, gustong maging sakalam, 'di ba? At mas masama kung gustong ipagyabang. Hindi talaga maganda 'yon. So doon sa post na yun ni Mr. Daryl Yap na pinagyabang niya nga yung kanyang mga ari-arian, merong isang netizen na sumupalpal. Gusto kong i-share itong mga ganito. Dahil kapupulutan talaga natin ang aral. Magandang lesson ang makukuha natin. So ang sabi niya, ang lakas ng tama ni Daryl Yap. Okay, totoo yun. Yung phrase na, ang lakas ng tama. Alam natin kung anong ibig sabihin nun eh. Pero yung mga yan, yung mga pulangaw, totoong may tama. Totoong ang lalakas ng tama. Yung iisipin mo na ibang mundo, hindi normal na mundo, ang kanilang ginagalawan. Diba? Never boast about riches or material wealth. Kahit ano naman eh, kahit yung talent natin, kahit yung skill natin, hindi naman dapat talagang ipagmayabang. Diba? Magandang nakikita na lang ng kapwa natin, mga taong nasa paligid natin, at sila na rin yung pupuri sa atin. Maganda talaga yun. Pero yung unahan mo na ipagyabang, madaling mawala yan. Sometimes, or sabi niya, life is like a wheel. Sometimes you're up, sometimes you are down. Okay, so alam natin to, na talagang ang buhay natin ay parang gulong na may pagkakataon na talagang nasa ilalim tayo. At syempre, tumataas din naman. Basta consistent tayo sa ating pagsisikap. Okay, pero yung mga taong wala talagang ginawa, kundi kabulastugan, mang bash, mang troll sa social media, ang tingin ko dyan ay mga taong laging nasa ilalim. Okay? Yung mga katulad ni Mr. Daryl Yap at yung mga pulangaw na sobrang yayabang, alam nyo po, darating ang panahon na mapapailaliman sila. Diba? I mean, nasa ilalim sila. Ngayon siguro nasa taas, feeling nila nasa taas sila. Okay? Feeling, pakiramdam nila na andon sila. Pero diba, darating yung point na sila ay bababa rin. Totoo yun. Darating po talaga. At sa pagkakataong yun, sasakto yung gulong sa lubak at hindi na sila makakaangat. Bakit? Dahil ang pundasyon ng kanilang buhay ay puro kayabangan at masasabi natin kasamaan. Wala silang magandang intensyon sa kapwa natin. Okay? Sabi dito, a adage sound cliche, but it hold much wisdom. Shallow, replaceable treasures, such as 3 condo units and 4 vehicles can be easily lost. Okay. Nawawala talaga ang material na bagay. At naniniwala rin ako na ang material na bagay ay madaling palitan. So, ibig sabihin, yung mga bagay na napapalitan, hindi ganun kahalaga yon. Hindi ganun kataas ang halaga nun. Okay, yung mga bagay na irreplaceable at mahirap hanapin, yun po yung dapat nating pag-ingatan. Katulad ng totoong buhay at katulad ng totoong kaibigan pala. At syempre, yung magandang pakikitungo natin sa ating mga kapwa, sa ating kapwa. Yun para sa akin ang hinding-hindi mapapalitan na yaman. Okay, higit sa lahat, paghihirapan mo yun. Paghihirapan mo talaga ng todo yung ganun. Minsan kasi may mga material na yaman na nakukuha sa madaling paraan. Dahil hindi patas at hindi maganda yung paraang yun. Okay?